Watch and pray that ye enter not into the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. He ran away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. We study this, Lord, mga passages, Lord, na mga preparation, purpose, ipilay na matutukan ka ngayon, ng mga importante sa inyo, Panginoon, mga consider nyo, pagtupad ng kalooban ng Ama, ay ito. Only dito, Panginoon. Natin, minister, pray. Amen. Okay, mga ako na po. So last week ay binigitin natin dito, no? So ito na yung panahon na halapit na sa climax sa crucifixion. So na last time yung mga nagpunta natin dyan na nag-play muna sila, diba? But before sila mag-play, sinama or siyempre last supper, then punta sa Gethsemane, and then inuutusan niya yung tatlo, okay, alam niya, sino yan, tatlo? Peter, James, and John. Actually lahat naman, pero mas malapit itong mga tatlo, then umalis pa siya, medyo makayulak siya. So bakit sila nag-pray, siyempre, prepare himself, okay? And then, yung mga disipulo na niya. Pero sila yung anak na sabi dito? Hindi sila, yan o, sabi dito. Antok. Okay, antok sila. Sabi dito last week natin, sabi, my soul is exceeding sorrowful even unto death. Tarry here and watch with me. Okay, nung dating lang sa inyo. So minsan, di ba, may napansin nyo, kaya maganda rin minsan sa mga pamilya yung hindi siya mayaman eh. Di ba? Yung magulang mo nakikita mo, nahihirapan, para lang pagkaraling kayo, di ba? Ganda yun eh, pag wala, pag puro sarap, wala eh. Mga bata, alam mo, wala nang katapusan ng ano, ligaya eh, di ba? Ma-appreciate nila. Ngayon lang dito si Jesus, may hirapan na nga. Magbantay lang kayo. No? Baka mauna, hindi ba matapos yung panalangin niya. Itong gabi na mismo, hinahalap na sila eh. Okay? Kaya, yun. So dito, sa verse 39, sigla tayo dito. So after nun, nag-pray ulit si Jesus. Okay? So medyo mas malayo siya. Malayo lang. Sabi dito, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. So, malalim na to. Yung lagi natin sinasabi, ano yung will? Nagustuhan, no? Kalooban. Ito yung very central sa ating mga tao, lahat, pati Diyos, di ba? Isip nito, ano yung gusto mong gawin? Okay? So, makikita natin dito, parang, alam mo na, kasi alam niya na yung mangyayari sa kanya, papahirapan siya, papako siya, okay? Though may mga time na binato na rin siya, di ba? Pero naiwasin niya lahat siya. Pero ito, talagang nasaluhin niya yung lahat. So bago siya ay pahirapan, nakikita niya na yun. Kasi sabi niya dito, Lord, baka naman or tatay, baka pwede naman ano, pwede ba itong palampas eh? Pwede bang patay na lang agad sa buhay agad? Wala nang hirap, diba? Kaya sabi niya dito, nevertheless, not as I will, but as thou will. Okay? So, pwede natin gamitin to sa, alam niyo ba yung katawa ng oneness? Oneness. Sinabing oneness, isa lang ang Jesus, Father, tsaka yung Holy Spirit, isa lang yun. At wala silang pagkakaiba. So medyo tama yung isa lang sila.
Pero pag sinabi mo wala na silang pagkakaiba, mali na yun. Dahil sila ay Diyos, iisa lang ang Diyos, isa lang ang Panginoon, pero sila ay na-explain ko ito dati, di ba? Sabi nga ni Stephen, naman! Ito, itong tatandaan nyo dito, kasi mukha tayong ewan dito eh. Ako, medyo nakuha ko ito nung nag-aalala ko ito. Tingnan ko, mapaniwala ko dito. Parang nalilito ko sa tatlo tsaka sa isa. Isa sila, pero tatlo. Ano ba talaga? Isa sa mga maagad yung tatandaan, pag sa tao, sa bagay, matter, okay? Ang isa, hindi pwedeng tatlo, ang tatlo hindi pwedeng isa. Okay? Kasi nga, matter yan eh, may bilang mo yan eh. Pero pag spiritual lang, actually kahit tao eh, di ba? Alam natin tayo may katawan, may kaluluwa, meron tayong spirito. O ilan ba si Stephen? Ilan ba? Isa ka lang eh, di ba? Pero, body, soul, and spirit, ilan yun? May tatlo. So may pagkakaiba ba? Yung body, soul, and spirit? Tulad pa natin binigyan ang pangalan ng kakaiba, di ba? Tapos may meron. Okay, so ang Diyos ay hindi nakapagtaka. Tsaka may maganda explanation sila na din. Sabi nila, kung Diyos ay isa lang talaga, wala siyang, wala siyang kausap sa langit, okay, wala siyang minamahal, anong mangyayari sa Diyos? Limitado siya. Para siyang kailangan niya ng gumawa ng tao para mahalin niya. Anong mangyayari sa kanya doon? So parang may independent siya sa atin. Pag tayo nagkaisa, oh, wala nang Diyos. Kaya natin sa Diyos. Kawawa naman ang Diyos. Diba? So, hindi gano'n. Kaya mayroong pagkaka... Mayroong ganitong karakteristik ang Diyos na siya ay tatlo. At magkakahiwala yun. Okay, pero iisa lang yung pagka-Diyos nila. Mag-iisa. Ha? Mag-iisa. Nagkakaisa sila. Okay. Pero sila ay actually tatlo. Kaya sabi dito, kaya naalala ko lang, kasi sabi dito eh, not as I will, but as thou will. Lord, kung ano yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Hindi mo pwedeng sabihin isa lang yun. Kasi nga, yung sarili silang will, separate yung will nila. Ang linaw dito, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, siya rin na yung sinend yung sarili niya, at makikiusap siya sa sarili niya. Okay, hindi gano'n. Tandaan nyo lang yan. Eh, meron pa isang araw lang gusto dito, yun nga yung lagi natin sinasabi, pag may gusto, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan, di ba? Sabihin nun. Ganda nun kasi hindi yun ano eh. Masyadong applicable sa'yo yun. Kahit na lang si Stephen, batang-bata pa to, natuwa kung paano sumunod sa magulang. So, alam niya yung gusto niya. Ito yung gusto ko. Pero ito yung gusto ni nanay, ni tatay. Ano gagawin ko? Ito yung gusto ko, ito yung gusto niya. Ano gagawin mo? So, paano may explain niyo sa bata? So, lagi yan, you know? So, pinaka, turun mo sa kanya ano yung tama. So, mamimili siya ngayon. So, minsan yung tama, hindi mo gusto. Okay? Yung tama kasi, yung kategori ng tama at mali, depende sa, ano, sino nag-establish yung tama at mali? Ha? Ang Diyos, yung pinakamalalim, yung Diyos. Minsan, sumasakayan yung magulang, sumasakayan yung gobyerno, pero ang pinaka talaga nag-ordain yan ang Diyos. Okay, ngayon, kaya kahit ayaw mo, basta na-determine mo isang bagay tama, mamimili ka ngayon. Yung pagpili mo ngayon ay hindi automatic. Okay? Kaya nga rin may ilangit ng impyerno. Ba't yung muna sa impyerno? Kung mahal ng tao lahat, ng Diyos lahat. Kasi siya namili nun eh. Therefore, wala siyang sisisihin ibang tao, lalo ang Diyos. Okay? So, yun yung lesson dito. Meron tayong kanya-kanyang will, at ang Diyos din may will. Ang ama, may ama ay may will, ang anak ay may will. Sa sarili siya kagustuhan. Pero, nakikita niyo, example ng Panginoon dito, inalign niya. No? Ito yung gusto ng ama, ito yung gusto niya, pwede sanang ano, di ba? Fast forward. Hindi. Kung ano gusto mo, Lord, Ama, Father, yun ang yung gusto ko. So, yung lesson natin dito. Mabibigay ko na siya yung lesson namin dati kay Stephen. Nakita mong tama ito, ayaw mo yung tama, pero ito nga yung tama. So, gustuhin mo. Kahit minsan di mo gustuhin eh. Mas maganda gustuhin mo rin para maging automatic. Pero minsan di mo nga gusto.
Hindi ibig sabihin ng sumunod ka, gusto mo. Minsan, kahit ayaw mo, sumunod ka. Parang Mary. Ha? Parang Mary. Parang Mary. Lahat yan, kahit saan yan. From Genesis to Revelation, sa mismong buhay natin, mayroon tayong gusto. Minsan tama, minsan mali. Anong gagawin mo? Dapat yung tama. Pero minsan nagagawa mo yung mali. Oh, another day na naman. Another pagkakataon na naman. Pipiliin mo na naman ba yung mali? Eh, ba't yung mga bata kasi pinapalo eh, kaya sumusunod eh. Yun, yeah, kasi nga, inaaral mo pa lang. Pag laki-laki nyo, darating kayo sa point na ano, ang tanda ko na, mas malaki na ako sa tatay ko. Hindi na ako papalo. Hindi na talaga. Pero pipiliin mo ba yung tama? Saan ka mapabuti? Sa paggawa ng gusto mo lang o sa paggawa ng tama? Saan? Ha? Sa paggawa ng gusto mo o sa paggawa ng tama? Saan ka mapabuti? Saan? Mga bata? Sa paggawa ng gusto mo. Ano? Sa tama, di ba? Yun yung definition ng tama eh. Okay, so nakita natin dito ng example si Jesus. At yung choice niya, hindi ganun kadali ha. Sa atin, mamimili lang tayo, ano bang gusto ko? Jollibee o McDo? Hindi, gusto ko Jollibee, kaso malayo yung Jollibee. Sabi ni tatay, McDo na lang. Pareho lang yun. Pero ayoko talaga ng McDo. Gusto ko Jollibee kasi malayo. Masabi ang tatay mo. Jollibee na lang tayo. Ah, ito ko? McDo. Hindi mahirap na choice sa inyo, di ba? Pareho lang yun eh. May konting diferensya lang. Eh, paano kung pipiliin mo, mahihirap ka doon sa isa? Doon sa isa, mahirap, sobrang hirap dito sa isa. Hindi ka mahirapan. So parang ang dali, no? Sa trabaho, sa buhay. Sino pipilihin mong ano? Yeah, boyfriend. And dyan eh, siyempre, yan na. Ah, madali ka. O kaya trabaho, o may pasok ng linggo. Nasa abroad. At siyempre, kung nasa pera doon. Yun ang philosophy na sanlibutan. Huh? Pero not necessarily tama. Okay na ba? Siyempre, ako, may naantok ako, hindi mo na mag-church. Pili, church o wende. Siyempre, hindi na kasi naantok pa ako eh. Di ba lagi yan, kahit saan yan. Mag-aaral pa ako, maglalaro na lang. Ang gusto ko, maglaro. Kaso, ang tama, mag-aaral. Ano ba, gawin ko? Diba? So, araw-araw, namimili tayo. Pag pinili mo mali, 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 mali. Mapapamali ka. Okay, kaya ang example lang pa yun, napakalino. Diba? Hindi niya gusto yun, malinaw dito. Pero kung anong gusto ng ama, yun ang sa akin. Okay, susunod na lang ako. Kasi siya ang nakakaalam ng tama. Okay, alam niya na yun eh. Pinapili niya ako, pipiliin ko yung tama, yung gusto niya. Okay, may question mo ba kayo doon? Kahit magtagal tayo doon, okay lang. Sa buong buhay niya yung gagawin niyo. Tayo. So kami, kahit kami, tandaan na kami dahil sa lang pinipili mo. Dami pa rin. Hindi kayo lalo. Dapat nasanay na kayo, sanay na kayo. Nasanay kayo mamili, mamili ng tama. Ay, mamili ng tama. Oh, medyo mali naman ngayon. Bukas na lang ulit yung tama. Diba? So, hindi, dapat. Nasanay ka na bilang mga bata. Yung ngayon, tinuturo kayo ng ganito kalinaw. Hindi na kayo katulad ng iba na, ay, hindi ko naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Diba? Alam nyo na yan. So lamang kayo sa kaalaman, pero mamimili pa rin kayo. Diba? Mamimili pa rin kayo. Sana, alam nyo makakabuti sa inyo, piliin nyo ang kalooban ng Diyos. Mga bata. Amen? Amen. Diga. Amen? Amen. Amen ba, boys? Anong pipili nyo? Gusto nyo yung tama? Tama. Ayun na. Magkapareho ba yung tama at yung gusto mo? Saan?
Minsan, okay? Minsan pareho, minsan hindi. Yes. Pag hindi, ano yung piliin mo? Yung gusto mo, yung tama. Yung tama dapat. Masanay na kayo ng ganun. Magtiwala kayo sa Diyos, di ba? Last Sunday. Ating topic, trusting God. Tiwala ka sa Diyos, siya yung tama. Alam eh. Yung gusto mo sa kayo, sinasabi ng puso mo, hindi mo alam kung tama yan. Okay, makinig dito. Hindi mo alam yan. Hindi yun nga gusto ko. Hindi nga, iba nga yun. Magkaibang kategory yung gusto sa tama. Tama at mali, gusto hindi. Yes. Ikaw lang yung nag-decide kung gusto mo o hindi. Makinig. Mag-focus. Ikaw nag-sabi niyan eh. Ikaw nag-determine. Okay, pero yung nag-determine ang tama at mali, ang Diyos. Oh, ano gagawin mo ngayon? Okay? I'm sure nyo kahit magtaga-taga matapos tayo dito. Hindi, ang hirap talaga eh. Hindi mahirap yan. Kaya lalo sa inyo, yung iba kaya na, kung nakakausap ng adult sa labas, minsan hindi nila maintindihan yan eh. Kailangan mo silang ano, sila yung aakayin mo. Diba? Yung iba, talaga yung nakausap mong ganun. Hindi, Catholic na ako eh. Kahit ano mangyayari. Hindi, ano nga yung tama? Hindi pag-usapan yung tama at mali. Hindi kung ano yung gusto mo, ano yung nakasanayan mo, diyan ka na pinanganak. Okay? Dami pa. Eh, dito, nagdadamay mo pa yung mga ninuno mo. Dito na kami lumaki. Nililigaw mo lang yung usapan eh. Kahit saan pa, basta nakafocus ka, ilagay mo lang yan, day. Ilagay mo lang dyan. Sa ano eh, pag-inig eh. Okay. Nandindi na? Ah, hindi, pwede naman ako sumunod pero ayoko. Okay na, tama yun. Pero ang maganda niya, i-align mo yung gusto mo sa gusto ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. Kasi pag sumusunod ka ng ayaw mo, hindi mo magagawa yun ng maayos. Okay? At sabi rin sa Bible, where your heart is, there your treasure shall be also. Okay? Hindi mo papahalagahan yung mga bagay na hindi mo gusto. Okay, pahalagahan mo yung mga magandang bagay, mga kalooban ng Diyos, yung reward sa langit. Okay, siya mismo, pahalagahan mo siya. Hindi masaya ka na kung masaya ang Diyos. Diba? Ay, anong ginawa ko? Parang hindi ako masaya sa ginawa ko, eh masaya ang Diyos. Ay, masaya ka rin ako. Hindi ba yan? Guess nyo ba yan? Dapat ganun. Doon tayo. They came to the disciples and find that they must have tulog na naman. Okay, and he said unto Peter, What could ye not wash with me an hour? Naghihinagpis ako dito. Diba? Nice sleeping, okay. Nag-aayos ako dito, naggagawa ako ng pulpit tunawin. Hindi, gano'n nga, yung soul winning na lang. Galing nga na yun. Kita ko naman talagang paliwanag kasi ka. Inip na inip eh, no? Can you not watch me with me an hour? Ito may ginagawa tayo dito. Oh. Hindi pa mahirap masyado yung gawain ng silent partner. Doon sa kanila, actually, talagang mag-watch lang sila. Huwag lang sila matulog. Tingnan lang nila, baka may darating. Diba? Pray na rin sila. Huh? Yan, hirap naman eh. Atid na naman eh. Anong mas mahirap? Kung Mateo, ikaw yung nag-preach. Saway dito, saway dito. Pray na naman. Nag-iisip na naman. Anong gagawin? Anong magandang gawin? Sasaluhin mo pa yung mga ano. Kung ano yung atari ng kaway, ng tao. Diba? Mas madali yung sumupo dyan. Tingnan nyo kung ano yung dapat nyo gawin. Diba? Mas madali na yun. Sumatim. Pag sabi ko na, ah, kumanta daw. Sige, kanta. Eh, kaysa ikaw yung ano, nakita na pa yung tao pag hindi pa nga ni leadership talaga. Eh, sleep. Sabi ko, ikaw ang kuya. Ano yung dapat nyo gawin? Sabihin mo.
Iayaw eh! Ayaw mo na! Diba? So nag-uumpisa ka pa lang, ikaw na yung tatay, hindi pwedeng gano'n. Okay? So hindi lang action minsan ang sinusuka din sa maturity, yung tibay din ang dibdib mo, ano? So itong mga to, tulog na naman! Hindi naman natin araw-araw itong ginagawa. Diba? So ito yung maganda dito, may katuluan siya dito, tayong tatapos siguro, mahalarin din ito eh. Watch and pray that he enter not into temptation. Sa Tagalog, ano ulit yung watch? Magmatsyag, magkatulog, magmasin. Watch and pray. Bakit daw? That he enter not into temptation, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So nakita nyo, yung sinasabi ng Panginoon dito, naiintindihan mo naman kayo, hindi naman nangaasar lang eh. Alam ko na ito kayo, ang oras na eh, di ba? Anong ginawa nila dito? Diba, nag-Lord's Supper sila gabi hanggang umaga. So hindi na sinabi dito, sinabi ba dito? Wala sinabi. Pero alam ko, ano yan eh. Simula gabi, kumain sila, siyempre nag-play sila, nagkantahan, yan. Tapos after nun, dahil pan-lecture to, di ba? Nakinig pa sila. Tapos, dire-diretso na yun, wala nang tulugan. Siguro, imagine siguro, mga launa ito ng umain. Hirap ko, mga launa. Tapos, hindi ka ba tutulog? So, sinasabi ng Panginoon dito, minsan sa ministry, kahit sa buhay Kristiyano, hindi madali. Alam ng Diyos yan. Diba? Hindi nakakatamad yan, ang hirap eh. Alam ng Diyos yan. Kasi tinuturuan niya tayo dito, the spirit indeed is willing. O again, ano yung spirit? Pag ligtas ka, hindi na magpupinigid sa Diyos. So, syempre, ano sabi niya sa... Ano marinig niya sa Diyos? Siyempre, positive, di ba? O sino yung mahina sa tatlo? Body, soul, and spirit. Sabi dito yung flesh. Kasi katulad dito, antoka na to eh. So pag inantok na yung katawan, sabi niya doon sa dalawa, uy, tulog na tayo. Di ba? Pag nanghina yan, o may tukso, ano nasabihin ng laman? Doon sa dalawa. Nakatakin yan. Okay, kung ano man yan, gusto kong mag-disobey, gusto kong mang-asar, gusto kong mag-murmur, gusto kong mag-ingay, gusto kong mang-asar. Pero yung spirit, willing yan, ano nagawin mo ngayon? Kung alam mo yung flesh ang mahina, ano nagawin mo ngayon? Hindi, mahina talaga ako eh. Nakita naman yung ganung Kristiyano, kaya ngayon magpasno yung bibigay sa'yo yung totoo din eh, totoo. Totoo lang mahina, alam mo yun, alam ng Diyos yun. Ano nagawin mo? Eh, forever na lang tayo di mag-church, forever na lang tayo mag-backslide, kasi nga mahina ang laman. Ganun ba? Hindi, sabi nga ito, watch and pray. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng piliting mag-pray, hindi ka pwedeng, nakakakita ng pray na ano, ito, mga tinuturuan, mga bata. Pero pag adult ka na, ang stasyon mag-watch and mag-pray. Para hindi ka pumasok sa temptation, hindi ka matempt. Kasi temptation, andyan lang yan. So, paano ka hindi matetempt? Eh, mahina rin ang laman. You watch and you pray. Okay? You pray, yan, pag-attend. Dito, tinuturuan ka. Pero pag alis mo dito, ano? Sarili ka na. Kanya-kanya na tayo. No, maghintay ka na naman linggo para ma-encourage ka. So, lagi i-text. Hindi lang pwede yun. Sarili yung buhay din si pastor, di ba? So, ano na, ikaw nga, yung instruction natin, watch and pray. Naalala ko tuloy, kailangan ko. Eh, tingnan kayo nga, wala ako sa medyo sa prayer. Pero napalimutan din ang prayer. Dahil, meron ako niya kasi sa last Pastor dati yung gano'n sa amin eh. Ang topic. So, yung topic natin na. Okay, watch and pray. Again, ano na una? Spiritual o physical? Ano yung mauna sa inyo? Spiritual. Spiritual muna, di ba? Kung nanghina ka, susunod na yung physical mong gagawin. Pag malakas ka ngayon, susunod din yan. Nakatakin mo lang yan eh. Okay, kaya yun, kaya dito, spiritual ang nuuna niya, ang instruction niya, spiritual muna. Hindi sinabing, magpakalakas kayo!
Hindi sinabing gawin nyo to. Okay? Huwag nyo pansinin yung flesh. Eh, dyan yun eh. Reality yan eh. So, ang sinabi ha, you watch and you pray. Pagdating sa spiritual, yun yung ano eh. Ano yung watch again? Pwede lang sabihin, ano, huwag tayo matulog. Hindi, obviously, hindi. Kung spiritual watching, yung sinasabi dyan, ito, nag-aaral ka ba ng Bible? May napapansin ka na sa libutan. Okay? Yung mga, ito, yung mga liberal lang kayo siya. Parang, ano, kung madami mga bangla, ano, wala yun. Ang isipin nyo. Saan yung taaralin mo sa Bible? Lahat siya may kinalaman dyan eh. Okay, kung inaral mo ngayon yun, pwede palang mangyari yun, kahit sa pamilya mo, pwede mangyari yun. Ano gagawin mo ngayon? Makagawa ng action. Diba? Kung hindi ka nag-aral, hindi mo alam, wala kang magagawa. Tapos bandang huli, ina-atake na pala yung pamilya mo. Okay, tapos sasabihin mo, hindi ka natin alam yun. Hindi ka kasi nag-match yan, hindi ka nag-watch. Parang spiritual, yung tulog ka. Diba? Ang spiritually na gising, ano? O, siyempre, may nakikita ka ng sign eh. Bukya yung anak mo, parang ano, parang hindi maayos na anak, hindi maayos na bata. Atali mo na, ano yung kailangan mo gawin? Diba, yun ang nagwa-watch, then pray, dahil again, bandang huli ang Diyos ang makagawa sa atin. Pero hindi siya lahat ang gagawa, okay? Albinis yun. Okay, watch and pray that we enter not into temptation. The Spirit indeed is willing. Ano indeed? Yun nga, sabi ko sa nila, alam ng Diyos yan, talagang mahina, yan. Sorry, yung Spirit ay talagang gusto naman eh. Ligtas ka eh. So gusto mo nga. Ngayon, automatic susunod. Hindi. Palakasin mo yung Spirit ngayon, yung mahinang flesh, eh, lalakas din yan. Mahahatak. Okay? So, yun. Sabi nito, he went away again the second time and prayed saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. So, inuulit, diba? Inuulit sa pangalawang pagkakataon. The same lang, pero again, sa ibang wording, pero ganun pa rin. Thy will be done. Kung ano po yung gusto ng Diyos, ng Ama, yun ay gagawin na. So again, yung magandang attitude about obedience to the authority, yung Father niya. Okay, hindi niya laging gusto, pero gagawin niya kung kailangan. And then, in left them, went away again and prayed the third time, saying the same words. Okay? Eh, sorry. Tama, yun nga. So, bumalik ulit siya. Tulog na naman. Okay? Bandang huli. Binabayaan na na. Okay? Sabi niya, then cometh he to the star and said, sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand. The Son of Man is betrayed in the hands of sinners. So, siguro, kung medyo gising-gising pa sila, magugulat sila eh. Ano? Kasi, diba, natapos na natin yung macho eh, natapos. Paulit-ulit yung sinasabi yan, diba, hindi nila nagtindihan. Kaya paulit-ulit yung sinasabi, nangyayari ganito, papatayin nila ako, I will be persecuted by the high priest. Diba? Nibetray siya, siya yung pangkatusahan. Papatayin ako, mabuhay ako magbalik. So, dati, prophecy pa lang, yun ngayon, ano na? Ito na! Nangyayari na! Ngayon, ano na? Ayan na yun. Kung dumating sa atin yung gano'n, na mangyayari na yung mangyayari, gagawin natin. Yan, mahilig sa atin yung mga pagkakabali natin, yung mga kulang. Pero, gawin na rin natin yung dapat natin gawin. Okay? So, yung mga minsan kasi hindi naman pwede ko tuloy mga bata. Ngayon, tinuturo natin yung tama. Hindi naman talaga lahat makukuha eh.
So, bandang ulit, tatanggapin lang natin, ah, ito, wala. May na, si Kuya, si Ate. Hindi, wala, ganyan ah. Yo, sumunod ka pa rin. May... Ako, bilang pasto, parang ganun din ko, naisip ko. Naisip ko yung, ito, yung mga pangkukulang ko dati, yung mga hindi ko napagandaan. Ano nabihin ko pa, alam ko naman umiyak pa ako, di ba? Gawin ko na lang yung nagawa ko. So, ganun din tayo. So, makikita natin dito exactly kung ano yung pagkapagkukulang na bandang uli. Inanda sila ng Diyos doon. Ano nangyayari sa kanila? Sila ay magkawatak-watak. Okay? So, ito na ngayon. And while he yet speak, magkasalita pa lang siya. Alisin tayo dito na dating na to. Ito na, dumating na. And Judas, one of the 12 came and with him, a great multitude with swords and staves from the chief priests and the elders of the people. So, ano yung makakawalan dito? So, para sa iba, hindi nyo naintindihan to. Si Judas ay nakipagkasundo sa mga kalaban ng Panginoon. Dahil nga siya ay Judas eh. So, supposedly siya ay kakampi. Actually, kaya sila natagpuan dito kasi alam ni Judas ang isa sila naglalagi. Hindi mo sinabi dito, pero may sinabi sa isang gospel, alam mo, madala sila dito. Anong dala-dala? Ay, maraming tao at merong mga tabak. Sabi nito, from the chief priests and elders of the people. So, darating yung panahon na kahit sinasabi natin po, protektahan tayo ng Diyos, kaso nga, pag gusto niya na rin yun, may ginawa nito, naku, wala nang laban tayo dito. Ilan sila to? 11 na lang sila. Plus Jesus, 12. So, wala. Wala sinang magagawa dito. Ay, magyaman ka dyan. Now he which betrayed him gave them a sign, saying, whomsoever I shall kiss, the same is he hold him fast. So alam na, nakikita nandito, nung bata ko, iniisip ko, diba? Kailangan niya pa i-kiss. Diba, di ba kilala si Jesus, yung long hair, na kulot? Actually, hindi. No, obviously, hindi. Nakita niyo yun? Kaya si Jesus ay, kung ano yung itsura ni Jesus, kung ano yung apostol, ganun din siya. Gusto ko, hindi siya yung tipong, alam niyo ba ako si Jesus, dapat kilala nila ako, pag lumakad ako. Diba? Sabi niya, modest apparel, di ba? So, hindi siya tipong mayabang, hindi siya yung iniiba niya yung sarili niya para mapansin siya. So, tayo dapat mayroon tayo ganun. Kaya kailangan siyang i-case kasi hindi malalaman ng mga huli kung sino ba yung Jesus na yan. Alam naman, huli tayo, chup! Ay, hindi pala ito, sino ba dito? So, gusto nila pag ano, pag huli, eksakto na agad. Kasi baka magkatakbuhan pa, di ba? Nandiyan niyo ba yun? So again, yung itsura ni Jesus ay common kung ano yung, again, di siya long hair, okay? Kaya sabi nito, kung sino yung i-kiss ko, parang nagkasunduan kayo. Ganito lang gawin natin, ha? Matindi tong kalokohan ni Judas. Talaga sinigurado niya. At ang matindi dito, mayroong may prophecy dito, eh. Sa infinite time ng kanyang kaibigan. So kung maalala ko si Judas, sino si Judas? Di ini-appear siyang kasama. Katulad ng mga kasama niyang kumain, matulog, hindi biyang nakapangyarihan na gumali at magpagaling. No? So yung sabihin ng Judas sa atin, isang mag-iisipin mo, no? Mga bala tayo, ang mag-iisipin natin, ba't siya hindi pa, ano, no? Pinatay na siya para hindi siya, ano? Hindi nga ganun eh. Naalala niyo yung ating usapan sa Parable of the Tares, sa The Wheat, di ba? Hayaan mo lang, andyan yung good wheat, andyan yung tares, hayaan mo lang. Ganun ang reality ng buhay natin. Okay? Tandaan nyo, huwag kayo magtatanong na. Alam nyo na dapat yun. Yun ang ginusto ng Diyos, yun ang style niya, yun ang reality. Huwag kang mainit, bakit mayroong masama sa mundo. Mga nagtatanong na lang yun, hindi yun talaga nagtatanong para matuto. Nagtatanong yun, para questionin yung reality. Hindi gano'n. Yun na yun. Yung masama, may mabuti. Okay? Yan, si Judas. Kasi gusto kong, ano, yung malaman ng mga bata.
Huwag na huwag kayong mag-assume na lahat ng tao ay mabuti. Okay, mabata, tandaan niyo yan. Pag may nakikita kayong maligid na ligid na dyan, parang gusto nang takayin si Aiden. Diba? Alam niyo ba may naming kidnapper na yun? Ibenta yung ano? Ang loob, maraming ganon. Sila ulo. So, hindi ka dapat tatanga-tanga tayo mga Kristiyano. Hindi lahat ng tao maayos. Huwag mong i-assume na kahit nasa church siya, maayos yan. Hindi ganon. Ito, Judas nga eh. Diba? Sana walang Judas dito. Diba tayo? May sabi dito, whomsoever I shall miss, the same is he holding fast. Okay? Huwag niyo nang pakawalan. Diba mo yan? Sama nga, no? Talagang plinano niya na yan, kaibigan niya, pero bandang uli, plinano niya ang para niya betray. Nakita niyo ba yung picture? Yes. So, paano nga lamang kung ano, yung isang tao, hindi nga mala... Ito nga, hindi nga nila alam eh, di ba? Tapos tayo doon sa, Lord, is it I? Is it I? Hindi mo alam na natunugan si Judas pala yun. So, be wise. Tingnan niyo yan. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kissed him. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they and laid hands on Jesus and took him. So, again, interesting to us. Alam niya rin makayari. Hindi siya tumakbo. Tapos nung kinis pa siya, ano? Hudas ka talaga! Halik-halik ka ba dyan, ha? Ano sinabi niya? Again, nalalim niya sabi siya lagi. Opportunity lagi ng Panginoon na magturo, hindi man doon sa mga ibang tao, sa atin. Kasi binabasa natin, eh. Kaya minsan, mag-atake talaga sa mga decision ng Diyos, naka mga ano niya. Ano sabi niya? Una, tinawag niyang friend, wherefore, saan ka galing? Wherefore art thou come? Sorry, wherefore is why? Ba't ka napalito? Ba't ka nagpunta? So, anong lesson doon? Diba? Parang si Cain at Abel, diba? Anong sabi sa kanya ng Diyos? Ah, hindi alam ng Diyos kung nasan yung ano. Ano sabi doon? Where is your Abel, thy brother? Ay, hindi alam ng Diyos kung nasan si Abel. Hindi ganun. Alam niya. Bakit niya tinatanong? Diba? Para to drive the point lalo. Na kapatid mo yung pinatay mo, sabi mo sa akin, ano, di ko alam. Nakita niyo ang kasamaan niya, di ba? Ngayon dito kayo, ba't ka pumunta dito? Namimiss kita. Hindi ganun eh. Plinano niya na yun. Gusto kong mapakay ka. At ako yung magkakapera dahil doon. Okay? Wherefore art thou come? Bakit ka nagpunta dito? O Judas, masama ang bahala. Okay? So again, pansinin nyo, hindi niya siya... Hindi na niya siya ni Jesus. No? Kasi nga, nakaplano na ito. Okay? So kaya huwag niyong isipin, bakit ang Diyos? Ba't di na lang pinatay yung ano? Kunwari, rapist. O... Ba't hindi nalang pinatay ng bata pa yon? Ah, walang Diyos. Yung mga argumento ng mga ano eh. Di mo lang, may utak ko ano eh. Hindi nga, kasi hindi nga yung plano niya. Tsaka, I believe, lahat tayo binibigay ng pagkakataon. Na maligtas. No? So, pag pinili mo pa rin ganun, siguro dito. Eh, di nung pinili ni Judas na ano eh, di ba? Nag-repent din eh. Ay! Hindi ko na lang ituturo. Yung tuturo ko na lang iba. Diba? Hindi. Talagang tinuluyan niya si Jesus. Nakita niya yan? So ngayon, tuloy natin to. 10 minutes. No? And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hands. So hindi pinangalanan, pero di sa ibang sa lupa tayo, no? Sa John. Si Peter yan, di ba? So, and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote off his ear.
So sa dyan din sinabi si Anya, si Marcus. Ngayon, ano nangyari? Oh, magulo na tayo! Ano ang paginawa ni Jesus? Hindi, magtanggol niyo ako! Uulihin ako, mapahit ba kayo? So ginawa ni Jesus dito, again, pansinin niyo man yung judgment, no? Then Jesus said unto him, put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Okay? Again, lesson na naman. So huwag kayo maglaban at this time. Okay? Dahil again, nakaplano na nga yan. Saka, ang sinabi ng dahilan dito, pag ikaw ay umapatay sa pagitan ng sword, ay mapapatay ka rin sa sword. So ano lesson doon again? Ganda na naman, no? Anong lesson doon? So lahat ba tayo mamatay? Yes. Saan mo gusto mamatay? School. Nag-miss natin eh, di ba? Pinabalitan tayo yung ilan na pinataan natin. Medyo may sakit. Ang hirap nun. Ubus yung pera nila eh. Ayaw mo lang gano'n, di ba? Ano pa? Aksidente. Labas ang utak. Basta nga saan. Actually, mas okay pa nga yun. Sa'yo, ha? Kaya sa mga... Ang mag-aanap mo, masakit yun. Yung sabi niya dito, kung pipili kang paano ka mamamatay, anong sword yung dapat mo? Yung sword of the spirit na lang, di ba? Yun ang maganda kasi sinasabi sa Bible, pag ikaw ay na-persecute dahil sa pag-preach ng salita ng Diyos, eh dami mong reward sa langit. Di ba? Ito yung sword na gusto niyang labanan ni Peter, medyo hindi niya nakuha na naman. Ang gusto niyang labanan is patayan. Pabasa na, hindi ko alam bakit. Tenga, ano ba yun? Namimpisan niya ba? O gusto niya, talagang patayin? Malamang, di ba? So, yun ang lesson dito. Huwag kayong... Yung iba naman kasi, kaya napansin niyo, medyo maingat ako. Yung iba, mali din naman ang take dito. Sabi nila, huwag na huwag mong didepensa ang sarili mo. Mali naman yun. Okay? Yun, dahil beses ko narinig yun. Especially mga... Okay, ito muna, dapat wala. Kasasabi lang niya, meron nga silang sword, di ba? Kung bawal sila magkakaroon ng defense ng sword, ba't hindi sinabi ni Jesus na, ano? Okay, may sword. Diba? Pero okay, kaya dapat maintindihan natin, ha? Okay lang depensa, pero sa tamang pagkakataon. Okay? Naalala niyo sa Exodus din, di ba? So, self-defense ay okay lang. Pero yung, ano yung maling pagpatay, yung mali. Walang depensa yung tao. So ito na yun, in-explain niya ngayon. Thinkest thou that I cannot pray to my Father and he shall presently give me more than 12 legions of angels? So bakit mo ako pinagtatanggol? Anong iniisip mo? Wala akong depensa? Ganun ba? Sa ano? Nakawawa ako pag ako hindi mo dinepensahan. Okay, nakikita niyo yung meaning dito, ha? Ang gusto niya dito is hindi depend... Hindi niya sinabing, okay, wala tayong baril, wala tayong sword, bawal niya sa mga Kristiyano. Hindi niya sinabing gano'n. Sinasabi ito, mali yung take ni Peter na depends sa physical. Okay? Kasi nga, sabi ng Panginoon, kung gusto ko naman, diba? Kung gusto ko, tatawagin ko angels, 12 legions, gano'ng marami, dami nun. Yung isang angel ang mapatay ng labor eh. Okay, sabi niya dito, but how then shall the scriptures be fulfilled that thus it must be? Okay, again, bumalik siya sa kaninang pinag-pray niya rin. Gusto ng Diyos na siya ay mabitlay, siya ay patayin, at siya ay buhay magbuli. So bakit mo, ikaw, Peter, bakit mo siya hadlangan? Nakikinig ka ba ang lesson natin? Mga ganun, hindi sabi niya. Huwag mo nang hadlangan. Ihayaan mo na. Okay? So, hindi lang siya nagturo sa atin kay Peter, pati doon sa mga uli. Diba? Sabi dito, I ye come out against a thief with swords and staves to take me. I sat daily with you teaching in the temple and ye laid no hold on me. Magkikita ito ng mga ilang pagkakataon, diba? So, bakit niya sinasabi yun? Nagpapaawa ba siya or something? Hindi, nagtuturo siya. Sinasabi niya,
na kung gaano kabali yung ginagawa ng mga ito, siguro baka may ma-convert pa. Ma-realize sila, oh ano? Hindi mo kasama lang natin, hindi naman ito nagtatago, hindi naman ito magnanakaw. Yung magnanakaw, talagang tatakbo yan, kasi yan, magnanakaw eh. Ito, nagtutuo lang ito, tapos ang dala natin ngayon, tabak at ano, mapatayin natin ito. Ikasama natin, ano ba yung crime niya? Ano ba yung charge natin sa kanila? Nagtuturo. Eh, nagtuturo din siya ng ano, dyan siya. Nakikita natin siya eh. But, gabi pa, tapos, ang dala natin tabak. So, anong lesson nun? So, sa US daw, mayroong isang minister, hindi naman pastor, pero talagang dahil galit na galit na sa kanya, kasi ginagawa niya, yun, nagtuturo siya ng katotohanan. Talagang sinugod siya ng mga polis at talagang may mga baril. Ganun ang ginawa, tinutukan sila, asawa niya. Okay? So ano yung sabihin nun? Mga insecure itong mga tao ito, hindi lang insecure, talagang may something dito. Galit na galit ang mga to. Okay, ako, may kalaban ako dyan, nagsabi. Alam ko lang, pag tinanong ka lang, medyo ano to. Pero pag binumura ka na, that tells something about that person. Ba't siya galit na galit? Okay? So, sinong galit na galit sa mga likod ng Diyos? Ang demonyo. Meron niya, may ano ka na, kaya maingat ka dapat. Maingat ka. Okay, so itong mga to, kasi mga utosan lang naman ito kay Ben. So, I believe, in-instruct niya. Okay? At sinabi niya ba, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled and all the disciples forsook it and fled. Okay, hindi binanggit dito, pero hindi naman dito last time sa Zechariah, di ba? And siya ay smite the shepherd and the sheep will be scattered. Ito muna tayo. Question ba? Question. Sige, naman na. Pray mo naman. Salamat sa salita, Panginoon. Pagtuturo, even sa pagkakataon na kayo po'y nahuli na. Disipulo nyo lang na iba ang takbo ng utak. Minsan kami, Panginoon, magsigay po rin kami. We pray na kayo po'y nahuli po sa amin sa pagkakataon na magulit ang magsipulo ng hindi na yung unawa at maraming bagay. We pray na kayo po'y nahuli sa amin. Magiging malakas, matalino, mag-tiyan, Lord. Nangyalanan kami, Lord. Magiging maging malakas, hindi lagi talunan. Hindi kami lagi mahina. So we pray na kami po doon niyo, Lord, at malakas na yung Lord kami. Matiwala kami sa inyo. So we pray po yung mga tuto at malakas na yung Lord. Lagi-lagi, natin po pa ang isa. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.